they really don't wanna give Tore or the PNP as an entity a win. Gusto nila, sumuko, yun lang yun, sumuko, yun yung script nila. And they have this, I don't know if it's fake news, kasi nga only Mindanao Times, yung sinabi ko kanina, only Mindanao Times reported on this via Facebook post. There's not even an accompanying news story to support their post on Facebook claiming that nasa North Cotabato daw si Apollo Quiboloy accompanied by an army officer. No. Iba na naman. Iba yung update. Dalawa pala yung update. Dalawa pa yung binabasa ko. So, 10 hours ago, according to an army officer, meron dalawa yung kanilang post pala. I just found this. Okay? Yung isa, okay. Yung unang post nila, 10 hours ago. So, that was before 12 midnight. Yung source nila, army officer. Okay? According to an army officer, ito yung dapat patawag sa Senado o Kongreso. Okay? Patawag to sa Senador Kongreso kung sino to, who spoke to Times on condition of anonymity. Pastor Apollo Quiboloy came from somewhere in North Cotabato and moved to Davao, passing through the old airport and back at the hangar. He was then brought to Manila through a C-130 plane. So, may second paragraph, in a chance interview this evening outside the KOJC compound, Attorney Dina Tolentino declined to provide further details regarding the surrender of Pastor Quiboloy. Via Rhoda Grace Saron, who the hell is she? Let me just check. So, yung kanilang source, army officer. And then meron silang update, an hour after that, ang hindi nila dinilit yung old post nila according to the Times source nilang this time. Okay? Hindi na nila sinabi kung ano yung identification niya like they did an hour ago or prior to that na isang army officer daw. Sino kaya yon? Army officer. So this is exciting kasi nga, what does that mean then? Ibig sabihin, may nag-harbor. May nagkukubli kay Apollo Quiboloy. Yun lang ibig sabihin nun. Wala nang iba. Okay? So, at kung sino yun, kailangan mapatawag itong army officer na to. Regardless of whether this be fake news or not, kailangan pa rin siyang patawag at patawag itong Mindanao Times. And I don't freaking understand why no one is freaking out this time. Probably, nanonood lang ang PNP or DOJ sa mga nangyayari, but they probably have this on their tab. Diba? At patawag si Jesus Dureza na publisher ng Mindanao Times. What do you think? Fake news? Who's fake news? Who's telling the truth? This is exciting. I don't give a damn kung ang PNP ay nagsasabi ng katotoo, fake news. Pero kahit saan nyo titignan to, ang matatalo dito, ang side ng mga Duterte. Okay? Siguro, kung fake news ang PNP, at least yung top brass yung masisisi, but I don't think isasangkalan nila yung kanilang position for that. So, malalaman lang to pag tahimik ang PNP. Okay? When it comes to whether they're telling the truth, so, sana makuha na naman to ni Maharlika kasi si Maharlika yung nag-create ng news cycle para sa mga DDS eh. At exploit niya to at exploit to ni Bato de la Rosa. Siyempre, alam ni Bato kung totoo yung sinasabi, di ba? Kung tahimik lang siya, ibig sabihin, their side is not telling the truth. Yun lang yun. Dapat nalabas yan, yung katotohanan na yan. Ano ba talaga, kuya? Galing ba daw sa North Cotabato? Sinundo doon ng ISAP? Surrender doon sa ISAP tapos dinala para hindi mapahiya ang gobyerno, idadalahin muna, ipasok doon sa loob ng QGC para palabasin na doon ang gagaling, paglabas papuntang airport sa kanya sa 130, doon sa all tourists. Marami mga tourists na gumagawa, nag-speculate. So dapat the competent government agencies should
sabihin nila ang totoo. Eh, kalokohan yung mga sinasabi nila na sumurender sa hindi sa pulis. Ano ko, hindi totoo yun. The first contact with authority is my representative, si General Romeo Macapas. Yung nakita niyong selfie. Eh, di ba? So, at the end of the day, di ba, yung pinablish na unang-unang lumabas na selfie, pulis yung nandun, ha? Pulis ang kumuha nun. Ha? Intelligence so, services. So, that's the first contact niya. Yeah. Kung sabing sumurender sa iba, hindi ah. Ang unang contact niya talaga. Kaya ang nangyari lang, the role of the other government agencies involved in that is prisoner transport. He's a prisoner already sa Bible school pa lang. Kaya, dinala na lang siya from his place of apprehension to his ultimate place of detention, which is Kamkrame, doon sa may custodial center. And in-assist na lang kami ng other government forces. Unfortunately, siyempre, ang abogado niya, gagawin talagang spin yun na sabihin na he was not captured but he surrendered. Good luck with them sa kung paano nila i-explain sa judge yan. Para sabihin nila, they were not obstructing, you know, the exercise of... Good luck to them kung, sa explanation nila sa judge kung paano maging plausible yan. Tapos may isa pang uhuging epal na retired intelligence officer daw. Pero ang totoo, kilala ko yun eh. Kwento talaga yun, epal-epal yun. Akala niya siguro magaling siya. Gubawa ng kwento na sa kanya nag-surrender si Kibuloy sa North Cotabato at pumasok na lang sa OGC. Oh, yung pala may North Cotabato. Oo. Diba? Anong saan galing epal yung general? Anong gama yun? Anong charot yun? Anong yeah. Yun ang sabi ni Secretary Abalos na kwentong kutsero. Talagang sabi niya, kwentong kutsero yan. Eh kasi nga, yung epal na yun, feeling niya, magaling siya. Retired yun, intelligence officer kuno. Eh wala rin naman ang napatunguhan ng karir niya. Kaya ngayon, naging asset-asset na lang siya from intelligence officer to intelligence asset. He wants to make himself relevant kasi mukhang tatakbo na naman sa politika yung loko na yun. Kaya... he made a story na talagang very damaging yun, ha. That's very damaging to other agencies kung hindi explain. Exactly. Kasi sinasabi niya, sumurender sa North Cotabato. Pagkatapos, dinala niya papunta sa hangar ng KOJC to surrender through the old airport. For him to do that, first and foremost, he has to pass through a gate. Either one of the gates. Kasi may two gates na pwedeng gamitin doon. Ang isang gate doon is controlled by the KAAP and the other one is controlled by the Air Force. So saan siya dumaan? Na illegal lang kanyang ginagawa because harboring criminal yun eh. So may in-imply siya na compromising itong services or tumulong? Napakalabo noon. No? Halimbawa, saka sabihin natin, sige, may iba pa siyang daanan na hindi natin alam kung saan siya dumaan basta nakapasok siya sa airport premises. For him to do that, to move from the old airport to the hangar of Kibuloy, he has to cross the runway. How can you cross a runway? Or you use the service road undetected. Eh, ang loob ng airport, pag mag-cross ka sa runway, siyempre, concern ka ng tower, kung mabangga ka ng aeroplano. Kung dadaan ka naman doon sa may service road, concern ka naman ng ground control. Kasi ang ground control, nakikita niya lahat yan. Yung paglanding ng aeroplano kasi, tinatransfer sa ground control yan eh. Para masynchronize yung aeroplano sa aeroplano sa ground, yung mga ladder, yung mga baggage handler, yung mga fire truck, yung mga bus, kung may mga bus gates na ginagamit. Alam ko yan kasi air marshal ako. Mission impossible. Tom Cruise ba si Kuya ngayon? Tom Cruise na. Hindi self-proclaimed Tom Cruise. Kaya alam ko kung paano patakbo, tumatakbo ang mga elemento dyan sa airport dynamics kasi nag-air marshal ako. Kaya meron kaming seminar dyan sa STP 123 basic na requirement ng ICAO, yung International Civil Aviation Organization. So, seminar namin yan noon, year 2003. Kaya... napaka-imposible ng kwento na yun. Kaya how show talaga. Sabagay, how show naman yung source ng kwento. Alam mo yun. So, General, you were the perfect enemy kasi may engineer.